Salamat po sa ating LYDO, sa ating mga junior city officials para sa linggong ito. Congratulations sa inyo. Magbigay daw ako ng mensahe sa inyo. Ang mensahe ko po sa inyo ay galingan ninyo. At sa ating pabibati ko rin po ang ating Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, mga kasama po mula sa Environmental and Economic Center. Para isahan na lang po yung mensahe ko. Ito pong Junior City Officials Program, hindi lang naman po sa Pasig ginagawa ito. No? Gaya po ng nabanggit kanina ng ating LYDO, ay nakaangkla po ito sa SK Reform Act. At sa totoo, kahit bago pa ng SK Reform Act, may mga ibang LGU na rin po na gumagawa nito. At tayo po sa Pasig, gusto po natin na maging breeding ground tayo ng mga next generation leaders. Hindi dapat nagtatapos sa atin na nandito na po sa City Hall, nagtatrabaho bilang government employees, national government agencies man o LGU. Hindi, gusto po natin na ma-develop, makatulong tayo na mahubog ang susunod na henerasyon ng mga leader sa Pasig. At ito pong Junior City Officials Program, sa ating palagay ay magiging isang bahagi nito. At sa ngayong taon po, medyo maiksi lang yung programa dahil pilot po ito, first time natin gagawin sa ating lungsod. Kaya more or less, dalawang araw lang po sila, no? Dalawang araw lang natin sila makasama. Susubukan po natin na kung maging okay yung pilot program, kasi sa totoo, kahit yung applications, konti lang yung nag-apply. Siguro nga kasi dahil bago po ito, pag sinabing junior city officials, parang pag unang narinig mo siya, parang ano ba yun? Ano bang gagawin nun? So baka kaya konti pa lang nag-apply, ano? Yung ibang nag-apply, baka iba yung iniisip nila doon sa gagawin pala nila. Baka magulat kayo. Pero okay lang po yun. Itong 2 days natin, document natin, titingnan natin kung anong pwede pang gawin. Sa susunod na taon, ay mas palalawakin natin yung programa. At gaya ng ginagawa sa ibang LGU, pwedeng tumagal ng 2 weeks sa ibang lugar, 4 weeks sa ibang sa isang LGU nga po na napuntahan ko, 6 weeks yung Junior City Officials program nila. At nagiging parang internship program na rin po siya na mailalagay po nila ng mga kabataan natin, 15 to 18 years old. Malalagay po nila ito sa mga resume nila balang araw na sila ay naging Junior City Mayor, Junior City Councilor, at hanggang Junior Department Head, na for 1 month o kung ilang linggo, isa-shadow nila yung mayor, yung councilor, vice mayor, congressman, meron din, yung mga department heads, at kung talagang marami na o malaki na yung programa, pwedeng iba pang mga key positions po natin. At siguro ito ay magiging isang magandang experience o karanasan po para sa ating mga kabataan na muli po 15 to 18 years old. Kaya muli po, galingan ninyo. At sana marami kayong matutuhan mura sa programang ito. I hope this will be a productive experience dahil mas maganda yung experience ninyo at yung output ninyo ay mas magiging maganda rin yung mga susunod na programa natin. Muli po, nagawa natin ito bilang bahagi ng youth development program natin. Hindi tayo dapat nagtatapos sa liga o kung anong madaling gawin, ano, pero dapat talaga i-develop natin ng ating mga kabataan. Saktong-sakto lang din kasi nakikita natin pati yung hindi lang LYDO natin ng malaki ang in-improve at yung mga development programs natin para sa mga kabataan, pero pati yung mga SK natin sa lungsod natin, kung makikita po natin, no offense meant sa mga previews kasi dapat naman talaga laging nag-i-improve kahit sa lahat ng office natin, di ba? Dapat every year nag-i-improve tayo. Nakita po natin sa SK natin, malaki rin po talaga yung improvement. Katunayan, yung SK Federation natin sa lungsod ng Pasig, sa pamumuno ni ex-officio counselor natin, Casey o Kiel Custillas, nanalo po sila, nabigyan sila ng parangal na most outstanding SK Federation sa buong Pilipinas. Nakaka-proud po, nakaka-proud. Kasi sila naman talaga yung pag-asa ng ating bayan. Yung mga nakikita natin na gusto nating pagandahin pa sa lipunan natin, yung mga nakikita natin na gusto nating yung mga problema na gusto nating solusyonan na nakaugat na sa ating kultura, sa ating lipunan, sa ating kasaysayan, wala naman pong ibang mag-aayos nun. Sisimulan natin, pero ang magtatapos po ay ang mga kabataan po ngayon. Kaya nakakatuwa, bagamat may mga ibang
masasamang elemento na sinusubukan i-corrupt yung mga SK natin, ilalapitan, inaalok ng kung ano-ano. May nakikita po tayo ng mga ibang SK natin na talagang nagpapakatatag, tumatayo, tumitindig at lumalaban para sa mabuting pagugobyerno. Kasama na po dyan ang ating SK Federation mismo sa pamumuno muli po sa pamumuno ni Councilor Kiel or Casey Custillas. Ano? Muli po, good luck sa inyo, galingan po ninyo at look forward to being with you for the next couple of days. Sa ating po lahat, maraming salamat at manunumpa na po tayo. For your oath of office, please raise your right hand and repeat after me. Good morning. I state your name. Do solemnly affirm that I will actively and honorably execute my duties as the junior city state your position and will uphold the principles of good governance through a responsive approach in full transparency and absolute accountability in carrying out my duties. I will earnestly aim to foster a culture of collaboration and promote initiatives that drive our city forward. I commit to making informed decisions that reflect the aspirations of the Pasigueño youth and to always act with integrity to ensure that the progress we achieve today paves the way for a brighter tomorrow. So help me God. Muli po, congratulations at maraming salamat. Sa ating po lahat, adjourn na po tayo. Hindi pa daw po tayo adjourn. Ayan po, wagiri ng mga kabataan Pasigueño sa ginanap na Film Sangguniang Kabataan Awards awarding ceremony na ginanap kahap noong nakaraang ay 12 ng Agosto 2024 bilang parte ng pagdiriwang ng International Youth Day. Sa tatlong national finalist mula sa lungsod ng Pasig na sumabak sa Grand Finals kung saan nagkaroon ng final presentation ang bawat grupo, nakamit ng mga delegado ng Pasig ang awards. Ang Pasig Laban Kabataan bilang National Outstanding Impact Awards. Ang Sangguniang Kabataan ng Pinagbuhatan bilang National Outstanding SK Awardee Barangay Category. At ang Pasig SK Federasyon bilang National Outstanding SK Award Federasyon Category. Patunay ito na patuloy na aagos ang pag-asa sa lungsod ng Pasig dahil tuloy-tuloy din ang agos ng husay ng mga aktibong kabataang Pasigueño. Lubos kayong ipinagmamalaki ng lungsod ng Pasig. Sa ngalan po ng ating Mayor Vico Soto at ng Pasig City Council, adjourn na po tayo. Maraming salamat po.